Salamat po, Diyos. At naging bagong pagkakataon ng credit po sa aming ventures, Panginoon. Sa aming pinagong pagkakataon sa pusang basa ko sa Spirit. Para sa ito lang sa aking mga anak. Kaya salamat po Diyos sa matapumpay ng mga anak niyo, Panginoon. Kaya gumagana sa napakalatong huling sa inyo, Panginoon. Kaya salamat po sa lahat. Balay po ulit, Panginoon, sa lahat ng tao. Sa aming mga iglesia ng Sendalay, Panginoon. Mabing lahat ng mga kadilas kaligtas sa buong mundo, Panginoon. Aminin natin ang patuloy na pagmamahala ng Kristo ng pagmumuhay, paglipot nila sa inyo, Panginoon. Sa taon ng lahat, David. Salamat po, Diyos, sa matagumpay, Panginoon. Ng bagong taon na ito, alam mo, meron kong iba ng gagawin muli, Panginoon, sa aming paglilipot sa inyo sa taon ng ito, Panginoon. Kaya magmalayan yung lipot sa inyo, Panginoon. Sa lahat ng katalagay ng Panginoon, lalong-lalong, pagsunod at paglingkod sa Diyos sa taon na ito ng 2023. No? Sabi nga sa inyo, ang napakalaga talaga ng ating pagiging steady Christian ay yung ating perfect relationship talaga sa Panginoon. No? Kaya nga, nais ko lamang ibahagi sa inyo na talagang ang napakalaga talaga ng relationship natin kay Christ, no? Living, loving, and lasting relationship. Yan ang nakakilangin na pakagin ko lamang sa inyo, no? Na ito lamang ang dapat natin bigyan ng malagang attention sa ating pamumuhay, pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. Yung relasyon natin talaga na. Kaya kapag ginawa natin perfect relationship, ibig sabihin yan, no? Steady talaga tayo sa pagiging Kristiyano, no? Sa ating pamumuhay. Kaya, ito ang muna kong babahagi lamang sa inyo na sabi na sa inyo ay yung lingkod ay mga naral ako sa iglesia ng Pasig na talagang namimiss ako talaga ng mga pastor talaga lalo na sa Metro Manila, no? Kaya sabi na sa inyo, naku, ito nga ang sinasabi na sa inyo, magiging very, very busy na ulit sa taon na ito ng 2023, no? Kaya, anyway, pero hindi ko, nasabi ko na nga ba, baka hindi na ako makapag-pit sa ating mga churches. No? Kasi, pag nasa Metro Manila ako, lalo sa mga iba't ibang sa isang lugar, ano? Eh, baka kakasabi nga, baka hindi lang ako makauwi sa atin. Sa bahay ko. Kaya, anyway, ang sakta na kalooban ay magandang mangyari, no? Kaya ay yung likod ay talaga sinusunod lang ako talaga sa talagang pinagagawa ng Panginoon sa akin, no? So, anyway, ito ang napakalaga lamang natin at bigyan ng sin sa ating perfect relationship of steady Christian life. Una, living relationship with Christ, no? O John chapter 3:16, that, or God's without the word, that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish, but have, ano? Everlasting life. Yan ang living relationship with Christ. Sabi nga sa iyo, everlasting life. Hanggang sa tayo sumalubong sa Panginoon, kailangan talagang panatiliin talaga natin yung relasyon natin sa Panginoon. Ha? Kaya na napakahalaga talaga ng living relationship with Christ. Para talaga tayo ay sumalubong sa Panginoon, no? Kailangan talaga madama natin ng everlasting life, no? Ang Panginoon.
Panginoon. Yan naman talaga po napayag ng Diyos sa atin para talaga matagumpay tayo sa ating bagong pamumuhay, pagsunod at paglilingkod sa Kanya. Okay, anyway, ang napakalaga una ito ng leading relationship with Christ, ano? Una, it is a leading a life to its finest. Ito nga sinasabi ko nga sa inyo na pinapakamit ko sa inyo, ano? Living a life to its finest. Sa Galatians chapter 2, verse 20. No? I am crucified with Christ. Therefore, nevertheless, it's no longer I, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son, who loves me and gave himself for me. Yan ang napakahalaga-halaga sa, no? Living a life to its finest. Nang ibig sabihin ito, we must recognize, no? The sins we have committed, no? Okay? We must recognize the sins we have committed, no? Para tayo ay talagang pagpalain ng Panginoon, no? Lalo tayo, good, better, and best. Yan ang napakahalaga talaga, no? Ang alive to its finest, no? Yung ating pangalan, magiging good with Christ, better, no? And best in Christ. Yan ang napakahalaga na dapat natin magbigyan ng mahalagang pansin. Basta, we must recognize the sins we have committed. No? Alahanin nyo yung mga kasalanan talaga natin, di ba? Oh. Isa din, hindi na natin gagampanan talaga yung mga dating mga kasalanan na talagang nagampanan na natin, no? No? Kundi, kailangan tayo ay maging good, better, and best. Pagka good, hindi kapit na sa inyo. Kahit maliit lang ng mga problema natin, ganyan na. Nag-pray tayo. Yung kakatiwala talaga natin sa Panginoon. Pag nagkaroon tayo ng malaking problema, malaking pangangailangan, pray tayo para maging better. Sabihin niya, pag nag-pray tayo ng better, ayun nga yung malaking problema natin. E, pray tayo. E, mga iba ka ng mga Kristiyano, pag malaki ng problema, hindi nag-pray. Ha? At lalo-lalo, pag matindi ang problema mo talaga, na pangailangan talaga natin. No? Pag nag-pray ka, best. Dahil niya na, pag matindi yung mga talagang problema mo, mga pangailangan mo. Pag nag-pray ka, best yan. Pag best, sabi nga siya, pinagkakaloob talaga ng Panginoon sa iyong walang kaparaanan ng Panginoon. Ha? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Living a life to its finest, no? Kailangan talaga tayo maging good, better, and best. Hindi yung good lang, nagkaroon ka naman maliit na problema lang, nagpe-pray ka. Kaya pag nagkaroon ka malaking problema, hindi ka na nagpe-pray. Lalo pag malaking problema, naku! Hindi iwas ka na. Yan ang problema talaga ng living a life to its finest. Tandaan nyo ha, para malaman nyo kung ano ang good, better, and best. Yan ang kahulugan ng finest. Good, better, and best. Ha? Tandaan niyo yan, ha? Huwag kakalimutan talaga yung pag-ilipot niyo sa Panginoon, ha? January, February, March, April, May, June, July, August, September, hanggang December. Ayos? Sabi ko nga sa inyo, yung likod nga talagang. Sinin niyo nga, ang ginagampan akong tungkulin sa Panginoon, nagpe-pray ako ng 3 o'clock in the morning. Kote ninyo, January hanggang December, gano'n mo nakompleto po, saka wala ko, nakulang ako. Ito nga, hindi sabi nga sa inyo, ito nga December 31, di ba yung gabi nito, ang ingay talaga, no? Lalo-lalo yung sa lugar ko, napaka-ingay talaga nung ano. Talaga ako makatulog. Inatapos na mo, 1
1 o'clock katapos. Tapos, natulog na ako. Ewan ko kung nakatulog ako eh. Kasi, ang dilat ko, ay, 2:30 na. Alam niyo naman, nag-preparyan ka lang ng 3 o'clock in the morning eh, no? Kaya ginisig na naman ako ng Panginoon eh, pero ako, ang dilat na, 2:30 na, oh. Amin niyo? Amin yung lingkod, wala akong tulog na lang ako eh, wala na niyo, oh. Pero nag-pray na ako, natulog na ako, hindi na ako makatulog sa kanilang mga, wala ako. Kasi nga, yun ang napakalaga talaga sa Panginoon, yung ginagampanan natin talaga ng kontrol talaga sa Panginoon. Eh, sabi nga sa inyo, ay yung lingkod, ay ang kalakasan ng lupa na doon ay yung lingkod, ay talaga napakalaga kahit sa ang ginagawang paglilingkod sa Panginoon. Bilang nga rin, siya ako nakatulog. Nag-pray ako ng 3 o'clock hanggang 5 o'clock. Kaya na, nakalood ako. Nagaling yung aking tuhod. Pero, tingnan nyo. Kompleto ko yung panalangin ko. Pagkatapos ng nag-pray, ayun, lumakas na yung aking lupang katapag. Sige niya. Yung pala, iahanda talaga ko ng Panginoon dito sa taon ng 2023. Pero anyway, ito nalaman ngayon. Living a life to its finest, ano? Ang napakalaga talaga dito, anay. Maging good, better, and best tayo. Ha? Tandaan nyo yun, ha? Naintindihan nyo bang life to its finest? Kung ano yung good? Kung ano yung better? Kung ano yung best? Ha? Naintindihan nyo? Pag good, pag maliit lang ang problema nyo, ha? Maliit lang yung pangangailangan nyo, ha? Nag-pay-pray kayo, ha? Pag better, nagtindihan nyo? Pag malaki na ang problema nyo, laki na ang pangailangan nyo. Ha? Nag-pay-pray kayo. Pag best, pag matinding talaga ang problema nyo talaga, malaki talaga ang problema nyo talaga. Nag-pay-pray kayo. Sabi ko nga sa inyo, ang napakatalaga sa atin na yung ating panalangin. Para pagpalain kayo talaga ng Panginoon, siguraduhin niyo talaga, nagiging regular ang panalangin niyo. Kaya sabi nga sa inyo, yung lingkod ha, cute pa ako, 3 years old pa ako. Nagpe-pray na ako 3 o'clock in the morning. Hanggang sa naging senior citizen ako tinan nyo. Same ang kalagayan ng pangunuhay ko. Eh marami nagugulat na sa akin, senior citizen ka na, pero bakit? Ang kalakasan ng lupa katawan ko yun lang. Same pa rin. Diba? Why? Dahil sa panalangin. Yan ang binabanggit ko sa inyo. Ang ganyan, ha? Manalangin kayo sa araw, ha? In the morning, in the noontime, and in the evening, ha? Sino sa inyo nagpe-pray in the morning, in the noontime, and in the evening? Ha? Yan ang napakalala ng pagbasa ng Biblia. Ha? Pag nagbabasa kayo ng Bible, ha? Siguraduhin nyo talagang natatapos nyo talaga yan pagdating ng isang taon. Nagbabasa kayo ng Biblia. Ha? Yan ang napakahalaga talaga sa ating buhay. No? To become good, better, and best. No? Sa ating Panginoon. Living a life to its finest. Okay, ito naman yung kalawa. It is living a life to its farthest. So, sa Philippians 1:21. Kalagay dyan. For to me to live is Christ and to die is gain. Ang ibig sabihin yan, for to me to live is Christ, no? Acknowledge the Lord our whole life. Acknowledge natin Lord sa ating buong buhay natin, ano? Ang ibig sabihin nung life to his fathers, yung pag tayo namuhay ng buong buhay kay Kristo, ano yun? Ang ibig sabihin nung
pairs, needs, and does. Yan ang napakahalaga talaga natin sa ating pamumuhay talaga sa Panginoon ang sa ating pamumuhay, no? Pairs, place, needs, last in your life. So, ibig sabihin yan, kapag talaga tayo ay kung ina-acknowledge natin si Lord, no? As our whole life, pag whole life talaga ang ating pag-acknowledge sa Panginoon, no? Ibig sabihin yan, pairs, needs, and last. Yan sinasabi ko nga sa inyo, no? First, needs, and last. Kaya sabi nga sa inyo, dahil maganda sa inyo, nakaking-aking pangaral ng mga salita, lalo pagbasa ng video natin, pananalangin natin talaga, no? First, needs, and last. Eh, pag ginagampanan na talaga natin yan, tingnan nyo ang talagang ginagampanan ng Diyos sa ating buhay. No? Kaya yan ang napakalaga na nagtatunod. Bagong taon na ito ng 2023, sabi ko nga, kala ko, mananalakit na yung tuhod ko. Talagang, baka magpahinga na ako. Pero, yung pinagaling na ng Panginoon sa akin, dahil pala, ang dami ko palang gagawin activities. Kaya then, yung ginagawa ng Panginoon sa akin. Kaya yan ang sinasabi ko sa inyo. Pairs, needs, and last. Yan ang pinapanggit lang ng Panginoon sa akin para talagang matagumpay, ma-achieve, ma-accomplish ko ang kanyang, ang aking ginagawang pamumuhay, pagsulod at pagbilikod ko sa Panginoon. Kaya, tandaan niya na, living a life to His purpose means first, needs, and last. Yan ang talagang hanggang sa matagumpay tayo talagang sumulungan sa Panginoon, no? Okay? Matsumpungan talaga natin ginagawa ng kumpulin natin sa Panginoon. Okay, katlo, it is living a life to His fullest. Okay, ito naman sa life to His fullest, no? At sa John chapter 10 verse 10, the thief cometh not but for to steal and to kill and destroy. I have come that you might have life and that you might have it more abundantly. Alam niyo ba yung sabihin talaga ng abundantly, no? No? Kaya, if we decide to please, no? If we have to decide to live, no? Sa, and sa ating Panginoon Jesus Cristo, no? Gusto niyong pagpalain talaga tayo ng Panginoon? Yun ang ibig sabihin ng pag talagang gumaganap tayo ng tungkulin talaga sa Panginoon, ano? Pagpapalain talaga tayo ng Panginoon financially, materially, physically, and spiritually. Yan ang ibig sabihin ng abundant, no? And that they might have it more abundantly. Yan ang napakahalaga talaga sa buhay natin. No? Ang pagpapala talaga ng Diyos sa atin ay financially, materially, physically, and spiritually. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung mga ibang mga Kristiyano, sinabalik, spiritually lang. Pero nung nagkaroon silang mga problema, walang pera, ano nangyari? Nasira ang spiritual na buhay. Tandaan niya na, ang pagpapala talaga ng Panginoon sa atin, hindi lang spiritually, financially, materially, physically, and mapakalalay ng spiritually. Ha? Yan ang... Kayo ba talaga yung pinagpapala ng Diyos financially? Yan ang napakalaga talaga. Sabi nga sa inyo, ang Diyos ay napakahalaga talaga ng pagpapala sa akin financially. Dami nagkakulog ng pera sa akin. No? Pero, sabi nga sa inyo, hindi ko iniibig ang pera. Tinutulong ko lang talaga ang pera sa lahat ng mga matao na mga kailangan. Ganun lang. Ha? At habang ako ay tumutulong talaga sa mga tao, lalo akong pinagpapala ng Diyos sa pinansyo. Iniisip ko, nako, ang dami kong, lalo nga yung December, Christmas, ang dami kong nabigyan ng mga pera. Pero sabi ko, okay lang. Pero, isipin nyo,
Panginoon ay dinadala sa akin ang financial blessing. Kaya sabi ko nga sa inyo, oh. Tinay nyo to, oh. Ang dami. Ang taba, oh. Tinay nyo ko. Inaakala ko kasi wala na akong matutulong. Oo, talaga pa nga nagbibigay sa akin ng pera talaga. Nagmumulat ako na lang sa Panginoon. Tandaan niyo yan, ha? Nagpapala talaga tayo ng Panginoon financially. Sulit naman. Materially. Sino sa inyo marami mga gamit? Ito bang December na ito ng Christmas? Meron ba kayong mga bagong gamit na? Yes! Ang pamunahin talaga tayo ng Panginoong material eh. Yes! Yan ang napakalaga natin na tayo magpapasalamat sa Panginoon. Hindi yung, Lord, salamat sa spiritual na buhay ko. Yun lang binabanggit mo, pero hindi mo binabanggit yung financial. Material. Kung babanggitin mo talaga yung pinagpapasalamat mo sa Panginoon niya, laging pinagpapatiwala nito sa iyan. Ha? Dahil nga, ang abundantly, maunawaan nito talaga. Ang abundantly ay pagpapala ng Diyos financially, materially. Tapos, ito ang napakalaga. Physically. Ako! Sabi ko nga sa inyo, sino sa inyo nakaganda man ang pananakit ng lupang katawan mula ulo hanggang talampakan? Ang dami nga na tuwing nagpe-pray kayo in the morning, in the noon time, in the evening. Sabi ko nga sa inyo, ay yung lingkod ay lahat kung nagpe-pray. Aking lupang katawan, mula ulo, hanggang aking talampakan. Wala nga, banda ka ng aking ulo. Thank you, of course, yung dinner ka. Wala nga, yung leeg ka nga. Ano mo ito muna? Mali ka. Ano mo pagbalas? Ganun ganyan, tatas. Lalang talampakan. Ang talampakan ko, pinag-tibre ko yan, dinin mo. Yan ang sinasabi ko nga sa inyo, no? Ang physical blessing talaga ng Panginoon sa akin ay talaga pinagtatalong. Ang ibig sabihin ito, hindi yung nagkaroon kayong panlakit ng lupang katawan nyo. Dito muna, papahospital muna ako, papadoktor muna ako, bibliya muna ng gamot. Pag kayo talaga ay very faithful sa panalangin. Hindi yung may pera ka, bibili ka ng gamot, papahospital ka, papadoktor ka. Di ba sabi niya sa inyong likod, kailan ba na pumili ng gamot, ako ng patuktot at pag-hospital? Tingnan niyo kalagayan ng lupang katawan yung linggo. Kaya yung mga kapalit ko, napagpala nila sa akin talaga. Kasi doon, hindi nila ako pinaniniwalaan. Pero nung sila ay nagkaroon ng pananakit ng lupang katawan, laong kalampakan, nagpa-pray na sila sa akin dahil lalaman nila, ako'y nagpe-pray na. O, nung pinag-pray ko na sila, pinagaling talaga sila ng Panginoon. Kaya, nangkit nila sa akin, di siya, pinagaling na kami ng Panginoon. Dahil sa panalangin na kami, kaya mananalangin na kami lagi. Ngayon, dahil sa kanilang mga pananalangin, hindi nyo kalagayan ng lupang katawan nila. Naniwala nila sa akin, kaya sabi nila,
Kasi pag pinagin mo na yung Bible scripture, mag-aaral na kami. Napakalaga talaga salita ng Diyos. Dati hindi ba pinabanggit yung ating mga anyway, ito ang napakalaga talaga ang pagpapala ng Diyos sa atin talaga. Physically. Yan ang napakalaga talaga sa ating buhay, no? No? Hindi yung pag may pera ka, papadoktor ka, papahospital ka, papagamot, hindi ka lang ikaw. Yan? Matahan niya, no? Ang yun lamang, dakampanan talaga, ito talaga yung panalangin talaga natin sa Panginoon. Ito ang napakalaga, spiritually. Yan ang sinasabi ko sa inyo, napakalaga, no? Ang ating spiritual na buhay. Ano ang ating ginagawa na pagiging spiritually, ano? Pananalangin sa araw. No? So, in the morning, in the noon, and in the evening. Pagbabasa ng Biblia, in the morning, pananalangin na in the morning, in pagsambal sa Panginoon, in the morning, in the evening. Yan ang napakalaga ng ating pagiging spiritual. Pag ginagampanan talaga natin ang tungkulin talaga natin sa Panginoon, ay pagiging spiritual. Ang pagiging spiritual talaga, ito ang pinabanggit ko talaga sa inyo. No? No? Kaya para tayo talaga ay natin maging spiritual, no? And ang ating natin talagang babanggit ko talaga ay talagang magampanan talaga natin ang pagpapala ng Diyos sa ating pagiging spiritual, no? Kaya, pag talaga tayong lagi nananalangin sa araw at sa gabi, no? Nagpapasa ng Bible sa araw at sa gabi, no? Lagi pagsamba natin sa Diyos sa araw at sa gabi, tingin niyo po ang pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Kaya tandaan niya na, pagpapalain tayo ng abundantly, na ibig sabihin niya, financial, material, physical, spiritual. Yan ang dapat natin na aangkinin sa ating panalangin. No? Pagpapalain tayo ng Panginoon financially, materially, physically, spiritually. Yan ang napakahalaga. Hindi yung pagiging spiritual lang. Ha? Ang pagpapala ng Diyos sa atin talaga ay financially, materially, physically, and spiritually. Okay, ito naman ang ikalawa. Loving relationship with Christ. Loving relationship with Christ. Yan. Kaya sabi nga sa inyo, itong napakalaga talaga sa ating taon na ito na 2023, ha? Yung loving relationship natin with Christ. Kaya yun ang napakalaga yung pag-ibig natin sa Panginoon talaga, no? Yung relasyon natin sa Panginoon ay talaga yung talagang pag-ibig talaga na makahanapin dyan, no? Like Ephesians 5, verse 31, for this cause shall a man leave his father and his mother, and shall be joined unto his wife, and they shall be one flesh. This is the great mysteries that I speak concerning Christ and the church. So ito ang napakahalaga talaga sa loving relationship natin in Christ, no? No? Na dapat natin talagang panatilihin natin talaga pag-ibig natin talaga binanggulsyon natin kay Kristo, no? Ito napakalaga niya. Una, it is loving Christ in all life circumstances. Okay. Now, itong loving Christ in all life circumstances, na ibig sabihin ito, ibigin natin si Kristo sa pangyayari at sa kalagayan natin niya. Ha? So, yan ang napakalaga, no? Pag-ibig natin sa Panginoon, no? Sa pangyayari at sa kalagayan natin. Ano man ang ating mga, ano ang pangyayari sa ating buhay, ano man ang kalagayan ng ating buhay, no? Talagang tayo, umiibig talaga kay Kristo, talagang tingin nyo, ginagampanan ng Panginoon sa atin niya. No? Ang ibig sabihin niya na, we know that all things work together for good to them that love God. Pag iniibig natin ang Diyos, no? Lahat ng bagay natin ay ano? Mabuti. Ha? Tingin lagi mabuti talaga ang ating ginagampanan, no? Panginoon, no? Sabi
pag-ibig talaga sa Panginoong Diyos. Kaya yan ang sabi ko nga sa inyo, napakalaga talaga natin, no? No? Loving Christ with all life, sa concept ng hatred, ibigin natin si Kristo sa pagyayari at kakalagayan natin. No? Tandaan nyo yan, ha? Hindi yung pag meron kang, pag na, meron kang nadadama na ano, no? Nalilimutan mo. Pag may nadadama kang mga pagyayari at kalagayan ng buhay mo, nalilimutan mo si Kristo. Hindi yung nangyayari. Kundi ano man ang talagang pangyayari, kalagayan ng ating buhay, siguraduhin talaga natin, no? Ang pag-ibig talaga natin kay Kristo. No? Kasi ganyan talaga, pag nakakadama tayo, pag meron tayong hindi magandang pangyayari ng kalagayan, no? Nalilimutan natin pag-ibig kay Kristo. Kaya yun ang napaka problema talaga ng mga Kristiyano, no? But anyway, tandaan nyo yan, loving Christ in all life, sa concept ng ibig sabihin ito, ibigin natin si Kristo, no? Sa pagyayari at sa kalagayan natin, ha? Pag ganyan talaga ang gagampanin nyo, din ninyo, no? Tutulungan talaga tayo ng Panginoon sa ating kalagayan ng pangyayari, no? At kalagayan natin. Okay, so yan ang napangagal. Ikalawa, it is loving Christ that nothing can separate. Napakalaga. Yung pag-ibig natin sa Panginoon, ha? Nothing can separate. Ibig sabihin niya, ibigin natin si Kristo, no? Na walang, no? Na walang, walang pag-iibig at hiwalay, no? Sabihin ng napakalaga talaga nito. So, tayo makipag-iwalay talaga sa Panginoon kung ano man ang ating pagtagang iniibig talaga natin ang Panginoon. Kung tayo maging hiwalay na kanya. No? Di ba? Kasi pagka magkakaroon ng mga maraming problema talaga, hindi hiwalay talaga sa pag-ibig ng Diyos eh. Kaya pag-ibig talaga natin ng Diyos, ano man ang talaga na, no? Natin ginagampan na ngayon talaga, may sabihin eh, ano man ang pangyayari sa atin, no? Kaya talagang tutulungan talaga tayo ng Panginoon. Yan ang napakalaga talaga. No? Kung tayo magsiseparate talaga sa pag-ibig ng Diyos, hindi, lagi natin pananatiliin talaga ang pag-ibig ng Diyos. Para tayo talaga tayo natin pagpalaki talaga ng Diyos. Ha? Kaya na napakalaga ng pag-ibig ng Diyos, ha? No? Huwag natin hiniwalayin talaga. Okay? Now, anyway, ito lamang ang nais ko lang yung bagay ito talaga tayo. Dahil nasa taon na ito ng 2023, huwag natin kalimutan ang pagsiseparate ng pag-ibig natin sa Panginoon, ha? Nakaranas pa kayo ng pag-separate sa pag-ibig ng Diyos. Itong nakalipas na taon ng 2022. Siyempre, natatandaan niyo rin talaga kung ano talagang ginampanan niyo talagang hindi ka lugod-lugod sa harap ng Diyos, di ba? Pero tandaan niyo lamang ito, huwag tayo talaga mag-separate sa pag-ibig ng Diyos, ha? Okay, now, ikatlo, it is loving Christ that never ends. Yan, napakalaga pa. It is loving Christ that never ends. Naranasin ko na pagtapos ng pag-ibig sa Panginoon. Okay, napakalaga talaga, no? Ibigin namin si Kristo na hindi matatapos. No? Yan ang napakalaga. Ang pag-ibig talaga natin kay Kristo ay hindi dapat matapos. Kundi lagi natin pananatilihin talaga yan, pag-ibig natin sa Panginoon. Kasi hindi ba, sino unang umibig sa iyo? Di ba si Jesus? Sabi nga sa inyo, nung inibig tayo ni Jesus, nakita niyo ano nang nangyari sa ating buhay, di ba? Kaya nang napakalaga, if we love it because He first loved us. So, ibig sabihin, ang napakalaga talaga dito, no? Loving Christ that never ends, ibigin natin si Kristo na hindi matatapos. No? Kundi, palagi natin kukumpletuhin talaga ang pag-ibig natin sa Diyos. Kasi, pagkagampanan talaga natin yan, tingin yung, yun talaga ang naging pamumuhay talaga natin.
ang pagpapala talaga ng Diyos sa ating buhay, daan niya, no? Kung hindi matatapos talaga yung pag-ibig natin sa Panginoon, kasi meron kasi tinatapos ang pag-ibig ng Diyos. Pag nakompleto lang yung problema, babalik lang sa Panginoon. Pag-ibig sa Diyos. No? Pero sabi nga sa inyo, ito talaga ang magandang pagpapala talaga ng Diyos sa atin. No? Loving Christ that never ends. Tandaan niya na, huwag natin iibigin natin si Kristo na hindi matatapos. Ha? Okay, now, ito na nga yung tatlo. Ha? Lasting relationship with Christ. Ito ang napakalaga. Yung lasting relationship with Christ. Okay? Looking to Jesus as the author and finisher of our faith. No? Yan ang napakalaga kasi dyan. Ano? Who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. Now, napakahalaga ito ng lasting relationship with Christ, no? The author and finisher of our faith. So, pagsisimula hanggang sa talagang hanggang tayo sumalubog sa Panginoon. Yan ang napakahalaga, ha? No? Panatilihin talaga natin, no? Ang relasyon talaga natin sa Panginoon. Ito ang napakahalaga lamang dyan, no? Ang panatili talaga sa lasting relationship natin with Christ is it is keeping yourselves in the love of God. No? O yan ha? Ingata natin ang sarili sa pag-ibig ng Diyos. Kaya pag-iingatin talaga ang ating sarili sa pag-ibig ng Diyos, tignan nyo talaga ang pagpapala ng Diyos sa atin. No? Kaya keep yourselves in the love of God. Looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. Yan ang napakahalaga sa atin. No? If we keep ourselves in the love of God, it will be pananatili talaga hanggang sa matagumpay tayo, sumalubong talaga sa Panginoon. Yan ang napakahalaga. No? Sabi ko nga sa inyo, ingatan natin ang sarili natin sa pag-ibig ng Diyos. Yan ang kahulugan talaga dito. No? Ingatan natin ang sarili sa pag-ibig ng Diyos. Ha? Kaya pag-iingatan natin ang ating sarili sa pag-ibig ng Diyos, tingnan nyo, ang pagpapala ng Diyos sa sarili natin. O, oh, diba? Diba gusto nyo pagpalaan ang sarili natin? O, oh. Ang napakalaga ay sa pag-ibig ng Diyos. Tandaan nyo yan, ano? Keeping yourselves in the love of God, yan ang napakalaga talaga sa ating gagawin, pamumuhay talaga sa Panginoon, ano? Ingatan natin ang sarili natin sa pag-ibig ng Diyos. Ay mga sarili natin, ingatan natin yan dahil sa pag-ibig ng Diyos. At pag-ibig ng Diyos natin, iingatan ang ating sarili. Para talaga mapagpala talaga ng ating mga sarili. Ha? Okay, now, ito may kalawa. It is keeping yourselves pure. Keeping yourselves pure. Lay hands suddenly on Noah. Neither be partaker of other men's sins. Keep thyself pure. Ang ibig sabihin nito, ingatan natin na malinis ang ating sarili. Yan, yun ang napakalaga dyan, ha? Ingatan natin na malinis ang ating sarili. Yan. Yun ang sinasabi ko nga sa inyo. Pag iningatan natin natin ang ating sarili na malinis. Kaya sabi nga sa inyo, ay hindi ko dahil iningatan mo talaga ang sarili na malinis. Tingin nyo, hanggang sa kasalukuyan. Senior citizen ang yung lingkod. Pero, yun na, yung mga ko natatakot sa kubo, kasama ko yung anak ko si Paul David. Sabi sa akin ng mga kamag-anak ko sa kubo, ito ba si Paul David? Kapatid mo ba ito? Pero kung nagdating siya, sabi sa akin, kapatid ko ba ito si Paul David? yan ang sinasabi ko nga sa inyo. Ay, lingkod nga. Anyway, ang napakahalaga talaga sa yung lingkod ay talagang magalap lang ako. Iingatan ko talaga, no? Ang aking sarili talaga. Yan ang napakahalaga dito.
keeping yourselves pure, no? Verse 5:22, di ba? No? Ingatan natin na malinis ang ating sarili. Yan ang napakalaga. Nagugulat sa akin, mga kapat, sa akin dahil nagugulat sila sa akin dahil sabi nga nila sa akin, laging malinis ka, no? Kasi nga, yung mga kapatid ko, marami marami eh. Nagugulat nga sila sa akin eh. Ang bihira ka. Senior citizen ka na. Yung buhok mo, ayos pa rin. Mantala kami. Kalbo na kami. Lahat ng mga kapatid ko, kalbo na. Kalbo na. Wala ng buhok. Dahil mga senior citizen eh. Pero nagugulat sila sa akin. Yung buhok mo, same pa rin. Diba? Diba sabi nga sa inyo, ang buhok mo, same pa rin. Ang nakagaman mo. Ang napakalaga kasi talaga na sabi nga sa inyo, no? If we keep ourselves pure, Panginoon, no? Iingatan natin ng malinis ang ating sarili. At papalain talaga tayo sa ating sarili. Kaya yung likod, bala ng Diyos sa aking sarili. Dami ng pagpapana sa akin eh. Nagugulat sila, pero ang nalaman nga nila, naku, dahil para sa panalangin talaga ni Iglesia. No? Inaakala talaga natin, hindi ba ako kompleto ni Iglesia pag kanyang pananalangin. Pero hanggang sa kasalukuyan, same pa rin, kaya pa lang talagayan niya. E din yung nagsarili niya. Nagugulat sila sa akin sarili. Dahil nga, sabi ko nga sa inyo, cute pa ako, 3 years old pa ako. Nagpentay na ako 3 o'clock in the morning. O hanggang sa kasalukuyan, ginagampanan ko. Kaya, sabi ko sa inyo, ingatan natin ng malinis ang ating sarili. Yan ang napakalagang ginagawa ng ating Panginoon ng mga yung ko sa pagiging malinis ng ating sarili. Okay, now, ito na ang ikatlo. Pinakauli. It is keeping that which you have committed. Yan. Keeping that which you have committed. Na ibig sabihin niyan, ingatan natin ang ating pinagkakatiwala. Ingatan natin ang pinagkakatiwala natin sa Panginoon. Alam mo kung ano pinagkakatiwala niyo sa Panginoon? Iniingatan niyo ba ang pagkakatiwala niyo sa Panginoon? Yan ang napakalagat na lang. Kung ano man ang pinagkatiwala natin sa Panginoon, lalo-lalo yung mga pangangailangan natin. Kung tayo-tayo lang may pangangailangan, at pinagkatiwala talaga natin sa Panginoon niya. Yan ang napakalaga. Yung pagkatiwala natin sa Panginoon. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang inyong ko, ang ating pagkatiwala ay sa Panginoon. Hindi sa mga tao. Sa Panginoon ang pagkatiwala para hipuin yung mga tao na tutulong sa atin. Ganun. Ang Diyos ang hinihimoy talaga sa mga tao, pinapadalagin ng mga tao. Pag nire-request ko talaga sa mga tao na gano'n, tingnan nyo. Pray natin sa talatik na linggo. Imprinsa ko sa Pasig eh. Pwede na akong pumunta ng Cubao. Naku, ang dami kong pera matatanda. Ang tagal hindi nakapunta ng Cubao eh. Pero sabi ko nga sa inyo, nagulat talaga yung ating mga kamag-anak, lalo na ating mga kapatid ko. Kaya gusto nila talagang pagpalain talaga ako. Ay, financially, materially, namin lumibigay na kami sa akin. Kasi nga, yan ang nadadama na ita na dati talagang pag meron silang mga materialing, nalilimutan talaga nila ang Panginoon. Pero tingnan nyo ang naganap
nangyari sa kanilang buhay. Pero nung nagpa-pray sila sa akin, dahil alam nila nagpe-pray ako, doon lang sila na nanampalataya. Kaya nga, pray niyo ha, sa darating kalinggo, bubuntan na ako ng tubaw para matanggap ko na yung mga pera ko. Ha? Alam niyo, yung aking mga kapatid, lalo-lalo na yung mga kapatana ko doon. Bakit kaya si Bishop din ang pupunta dito? Eh kasi nga eh, yung aking anak is told maybe na ayaw talaga mag-rent ng kotse pa dahil alam ng heavy traffic na presensya. Pero, kadarating na linggo sa Pasig ako mag-preach eh. So, eh, wala din na yun sa kumaw. Kaya, matatanggap ko na yung mga perang pagkakaloob sa akin, ha? Kaya nang sabi nga sa inyo, ang pagpapala ng Diyos sa inyo, keeping that which you have committed, no? Ingatan natin ang pinagkakatiwala natin sa Panginoon. No? Lahat ng pinagkakatiwala ko sa Panginoon, tinutugunan talaga yung Panginoon sa akin. Kaya tandaan niya, ha? Huwag niyo nakalimutan na magpagtiwala talaga sa Panginoon, ha? Pag nagtiwala talaga sa Panginoon, dahil sa pag-ibig, di ba? Yan ang napakahalaga talaga sa pag-ibig natin sa Diyos. Kaya tandaan niya, ha? Itong 2023, tandaan niyo, ha? Alam niyo naman talaga. Itong 2023, bagong taon dito, ha? Ako nga eh, ang dami ko talaga, nalang eh. Ang dami kong ikakasal eh. Sa pero yung sa Lunes ng next Monday, no? Hindi bukas, kundi next Monday. Meron akong ikakasal. Ang dami talaga. Pero sa Kabiti din, sa Kabiti ko yung ano yun, no? Pero nung natin yung sa ano ng Kabiti din, kabila na hindi yun sa ano yung Pastor Dan Jefferson eh. Sa kabila na yung kabila na rin. Ang alam ko kasi, naalala ko talaga yung, kasi ibuti na ako talaga yung pastor na yun eh, naalala ko talaga, o nga pala, alam nga palagay ko sa ano. Ito nga eh, pinapaalala ka sa akin talaga. Dami message sa akin, hindi ko pa sinasagot. Pero tingnan niyo yan. Nung malaman nila yung aking sendo, dami nilang message sa akin. Pero pag-pray nyo lamang na kagampanan ng tungkulin, lalo na sa Kabiti. Hindi siya. Ang dami ng mga pastor nagdadalot ka sa pagkakasal mo. Kaya iimbitahan ka nila, ganun. Ganyan nyo. Naalala ko nga pala ng Bible school ako sa Kabiti ngayon sa lugar na ito. Naalala ko nga ganyan ng Bible school ako talaga pala ito. Kaya sabi nga sa akin, hindi siya, lahat ng mga naging estudyante ko, naging mga pastor na. Lalo na, laki na mga churches na lalo, may mga daughter churches na sila, yakap din sa akin. Kaya, gusto lang talaga pamit daw ako. Ginagin mga estudyante ko naman na ginagin mga pastor na pala. Ganyan ang lahat ang binabagin sa akin ng mga naging mga estudyante ko talaga, no? But anyway, gusto ko lamang bagay sa inyo na talaga ang pag-ibig talaga natin sa Diyos ay napakahalaga. Tandaan niya na, ang napakahalaga talaga sa atin, ang relasyon natin sa Panginoon ay yung perfect relationship natin sa pagiging steady Christian. Pag pananatili natin ang pagiging Kristiyano, ang napakahalaga ay yung talaga natin perfect relationship with Christ. Kaya tandaan niya, ito ang napakalagay talaga natin sa atin. Ginagawang pamumuhay, pagsunod, at pagtingin sa
pagiging ng ating Panginoon, sa ating Panginoong Diyos. Sa taon na 2023, para pagpalain tayo no, sa ating pamumuhay, pagsunod at paglingkod sa Panginoon, sa taon na ito ng 2023, tandaan natin ang alagang no, yung ating living relationship, loving relationship, and lasting relationship with Christ ay patuloy nating pananatilihin sa taon na ito ng 23 para tayo pagpalain ng Panginoon. Okay, kayo po tayo. Awit ulit tayo, no? Uwi ulit natin ang ating naawit, ano?